Good afternoon, everyone. Can you greet the person beside you? Sabihin mo sa kanya, I'm happy that you're here. Sige nga, if you're blessed, let's give the Lord a big hand. Patapakan natin siya. I think one great news, I don't know kung nabanggit kanina during the voiceover, is that we're providing already the sacrament of confession every Sunday. That's between 12 o'clock hanggang 3 p.m. po. So if you'll be coming earlier, just before our feast, you get to experience as well the sacrament of reconciliation. Palapakan natin si Lord for that gift. So I believe it'll be announced naman during masses. And really, we are blessed to have that opportunity to experience the gift of reconciliation. Before we give our best to God, I want to let you know, yesterday, we just had the Jewels Conference. Palapakan natin lahat ng mga, ayan, sisterhood na umatin doon. So whether you were there or not, sobrang blessing po. Magtataka kayo bakit ako nandoon kasi po yung wife ko, si Emeline, attended. Ako po nag-alaga kay Yana. So, hashtag Bantay Bata Ministry po ako. Pero I was able also to listen. Really blessed with the speakers, with the sessions. Nako, I would really suggest to all the women out here, never miss next year. It's June 1, 2019. So, kung katabi mo ay babae, sabi mo sa kanya, save the date. June 1, 2019. And also, ang kanilang ini-sponsor po na Mercy Ministry is the Jeremiah Foundation. Particularly, ito po yung ating ministry that looks after the abused kids. And again, whatever that you're giving, we're able to bless, not just in expanding and building feasts all around the world, pero katulad po ng Jeremiah Foundation, na be-bless nyo rin po sila sa inyong pagbibigay. Amen? Can I invite you to all stand now? So make it a habit that with your love gift, lagay nyo na yung answered prayer ninyo, mga petitions, but at the same time, very important that you prepare this always because you want to prepare the best for the Lord. Amen? Sige, I invite you now to lift up your love offering envelopes, look up, smile, and say this prayer after me. Lord, thank you for blessing me. Bless me more. Bless us more so that we can love more. In Jesus' name we pray. Amen. Come on, give your best to God. Gentlemen, brothers and sisters, come on, get up on your feet. Let's worship God in this place. Come on, everybody, get up, get up, get up, get up. Before you worship God, I have one quick question to ask you. Who among you here are blessed to be in this place right now? Come on, make some noise. Now, if you're blessed to be in this place right now, then I invite you to make the most out of it, all right? I want you to dance on your seats. I want to clap your hands. I want you to make loud shouts of praise for Jesus, all right? Come on, we're going to worship Him today. Come on, hands up. Here we go. Woo! Come on, we sing. Oh, we look to the sun. Set our eyes on our Savior. See the image of love. Sing His praises forever. Oh, we look to the sun. Oh, we look to the sun.
dead of night. See the kingdom burst into color at the speed of light. Freedom shaking up the atmosphere as the shadows fade into nothing as the day appears. Beyond the skies above, I'm reaching out for us. The everlasting heart, Jesus, our God. Come on. Open to the sun, set the lights on the Savior. See the image of love, sing His praises forever. Waking up to kingdom come. See the hope of heaven shining like the rising sun. Now forever, lifted up from death to life. As the fear and love and the darkness in this endless life. Jesus. Love reaching out for us, the everlasting one, Jesus. Come on, everybody! Oh, we look to the sun, set our eyes on the Savior, see the image of love, sing His praises forever. Oh, we look to the sun. Love reaching out for us, the everlasting one, Jesus, our God. Come on, everybody. Beyond the skies above, love reaching out for us, the everlasting one, Jesus, our God. Oh, we look to the sun. Come on, your turn. In our lives, everything else will be added to us. And we're so excited to experience you once again, to experience your transforming word. This is our prayer. In Jesus' name we pray. And all together we shout, Amen, Amen, and Amen. Let's give her the big hand. Can we give our team a round of applause? Thank you so much, team. We're so blessed to have them. And also, we want to welcome you here at the Feast Bay Area PM Sessions where you are loved at kung saan mayroong magandang mangyayari sa iyo. So, okay lang ba? Can you share that love to the person beside you? Can you give them a side hug and tell them, welcome home, welcome to the family. Welcome home and welcome to the family. We want to welcome those of you who have come for the first time. Can you raise your hands? Wave at me, first timers. If you're near these people, welcome them with a smile. Thank you so much for joining us today. Ang prayer namin, makasama namin kay every Sunday. My name is Brother JC Libiran. Mamaya po, right after our final song, magkita-kita po tayo sa harapan ng stage, we have a special gift for you.
We also want to greet those who are watching in our live streaming, Kerygma.tv, also in our official Facebook Lives, ating The Light of Jesus Family, at sa ating Feast Bay Area PM Sessions. Kasama na rin ang ating growing ministry na The Feast Video. And we pray that you're blessed today. Minsan po, bisitahin nyo kami in our live event. Palapakan natin sila. It's the start of the month, June. Ang bilis ng panahon, halftime lang. Diba? Kumbaga sa basketball, kung kayo man ay Cavs or GSW, huwag kayong magalang, hindi pa tapos ang laban. Yes? Tanungin mo yung katabi mo, kamusta ka naman? Diba? Kamusta na yung mga ipinangako mo sa sarili mo noong January? This is halftime, half of the year. And also, we want, hindi lang kamustahin kayo, pero we want to greet those who are celebrating their birthday. So, the month of June, celebrants, June celebrants, anniversary celebrants, attendees natin at mga servants natin. Thank you so much. We pray for you and may the Lord bless you, not just on your special day, but more and more on how God will use you. Yes? Maraming salamat po sa mga celebrants natin. We want to welcome you in our brand new series entitled Workaholyc. Sabihin nyo nga, Workaholyc. Taking charge of the daily grind. And here, my dear friends, tamang-tama, we're coming from the superpowers. Saan mo gagamitin yung superpowers na yun? And most of our time, we use it sa trabaho. And that's why what we want to do is we want to rediscover the meaning, the value, and the impact of our work. Akala natin, trabaho lang, pero actually hindi. Maraming nagagawa yung trabaho natin, maraming nabibiyaan yung trabaho natin. And in this series, we're gonna rediscover that. In fact, if you're gonna look at it, merong mga taong sobrang sub-sub sa trabaho, literally. To the point na talagang ito na yung pinaka-number one nila at sometimes nakakalimutan nila yung mahalagang ibang parte ng buhay nila. No? Nasacrifice yung pamilya, nasacrifice yung love life, puro trabaho, ganyan ang nangyayari. No? Kaya pag tinanggal mo yung trabaho, parang as if tinanggal mo yung identity nila. And meron naman to the extreme, ito yung mga tao na ano, na ayaw nilang magtrabaho. Pero kailangan nilang kumita ng pera. Diba? Sila ay naghahanap buhay. And in fact, no? Parang ganito yan, kapag Lunes, tamang-tama, diba? Bukas, meron ba kayo na rin nagsabing, thank God it's Monday! Hindi gano. More on, thank God it's Friday or holiday. Parang ganito yung picture niyan. Monday, ganito itsura mo. Bukas. Yan, di ba? Tapos, di ba, unti-unti, nagkakalakas ka na ng Wednesday. Tapos kapag, ayan, di ba, Thursday, tas Friday, Saturday, Sunday, buhay na buhay ka. Sige, tingnan ng katabi. Mukha bang excited siya sa weekends? O excited siya sa trabaho? Parang ganito, pag weekends, ganito itsura mo. This is your weekend face. Yeah, o di ba, saya mo. And of course, you're excited for the feast. Amen? Pero ito yan, no? Naniniwala naman ako na lahat tayo dito masisipag. Yes? We're giving our 100%. Yes? Parang ganito, 100%. 12% on Monday, 23% on Tuesday, 40% on Wednesday, 20% on Thursday, at kapag ka-Friday, 5% na lang. Kaya, hello, weekend, ito na naman. In fact, they would say na every Friday, tumataas yung happiness level ng mga tao. So, this has become a normal now for us. But, friends, ako rin, I'll be honest with you, I'll share with you, na teacher po ako by profession. Meron ba mga teachers here? Palapakan natin yung mga teachers natin. Thank you po, ma'am, sir. Nagturo ako ng high school, nagturo ako ng college, and I would remember na excited ako nung mga unang araw ko at unang, di ba, buwan ko sa pagtuturo. Pero eventually, when the going gets tough, eto na po. Unti-unti, parang I'm dragging myself to work. Parang nawala na yung excitement, nawala na yung joy. And I'll also be honest with you, at some point, mayroong pagkakataon na kung nag-celebrate yung mga estudyante ko na walang pasok, ako rin, yes, walang pasok. At the same time po, there was also a time na pumapasok ako sa trabaho kasi kailangan ko lang kumita. And I believe we need to redeem the value of work. Huwag nating maliitin yung trabaho, hindi, ito yung trabaho ko lang. Yung trabaho na yan, gagamitin ng Diyos para maging banal ka. Jose Maria Escriva would always believe that your work is your way to holiness. And it's not just for you. Your work is also an opportunity for other people to experience God. And that's why, as we start this series, this Talk One, Success, our one big message is this. Make your work your worship. Tapikin ang katabi, sabihin mo sa kanya, make your work your worship. And in that way, you will experience what true success is. Amen? I want to invite you now, let's come before God who blesses our work. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Come on, raise both of your hands up in the air and together we pray. Today,
I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved. I'm God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Let's hear the word of God. Thy word, O God. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. In this 4 weeks, this whole month of June, we'll discover not just about work, but at the same time, we'll also discover about how God built His temple. And in fact, that started in the Old Testament, particularly sa tent, yung tabernacle, particularly with the character Moses. We also have the temple of King Solomon, and that also includes even the Second Temple of Ezra. And here, we will discover that, my dear friends, si Lord, talagang, sige, i-slide natin in advance sa prompter. Thank you. God, actually, when you look at this New Testament or Old Testament, this is all gearing towards, God is saying, all human work should build God's house. Yung ating pong mga ginagawa, it is building God's house. Kaya yung katabi mo, builder yan. Sabi mo sa kanya, builder ka. You are building God's house. At kung ganong kahalaga to sa Biblia, friends, take note of this. How many times does the Bible talk about human work? Ask me how many times. Hindi 5, hindi 10, hindi 20, hindi 50. 869 times binanggit sa Biblia na may kinalaman sa human work. Ibig sabihin, ganun siya kahalaga. God is very interested in your work. Ano man ang trabaho mo. Ikaw ay nagkatrabaho, empleyado, ikaw ay nagnegosyo. Ano man ang ginagawa mo and it blesses other people, God is so happy about it. Most especially, when you're so alive doing your work. Nakakita na kayo ng ganun, di ba? Yung sobrang saan niya kinukuha yung energy niya. But maybe one of the questions is this, yung bang trabaho ko, I can only separate it Monday to Friday, pero kapag weekends, wala na si Lord. Actually, it's not a question of sacred and secular. In the Bible, it shows here, in building the tabernacle, particularly, this one is Exodus chapter 31, verse 1 to 5. Kinailangan po ng mga trabahador, ng tauhan, para mabuo po yung tabernacle wherein the presence of God will actually, they will experience. And it says here, then the Lord said to Moses, see, I have chosen Bezalel, son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God, with wisdom, with understanding, with knowledge, and with all kinds of skills. At kung ano yung ibinigay doon sa Old Testament, para kinailangan mabuo yung tabernacle, my dear friends, in your work, the Spirit of God is with you as well. Yun yung pinag-usapan natin with superpowers eh. Let's continue. To make what? To make artistic designs for work in gold, silver, and bronze. To cut and set stones. To work in wood and to engage in all kinds of crafts. Grabe, no? Para mabuo yung tabernacle, kinailangan ng, di ba, mga artists, kinailangan ng designers, kinailangan ng woodcutters, kinailangan yun. Bakit? God has given you that talent. Your talents come from God. Use it for His glory. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang talento na yan. Gamitin mo yan para pasikatin mo, hindi ang sarili mo, hindi ang iba. Pasikatin mo ang Diyos. Amen? Tapikin ang katabi, sabi sa kanya, talentado ka. Gamitin mo yan. Use it for God's glory. Amen? Ito, for some trivia lang, para sa pagbuo ng temple, particularly of King Solomon, in 1 Kings chapter 5, verse 15 to 17, it says here, para mabuo yun, kinailangan na 70,000 laborers, 80,000 stone cutters, and 3,300 foremen. God needs secular workers to build His house on earth. God needs you. God needs you to show up sa work. And when you do your work really with all heart, hindi lang para magpapogi kay boss, hindi lang para ma-promote, hindi lang para kumita, pero pag ginawa mo yung trabaho mo ng buong puso, iniaalay mo ito sa Panginoon Diyos. And you are building God's house. You're building God's temple. You're building God's kingdom here on earth. Amen? Sige, medyo pinigilan nyo yung palapakan nyo si Lord for all these gifts.
before we pray, I want to share with you this quick story. Meron raw dalawang nagtatrabaho, construction. Yung una tinanong, what do you do? Sabi niya, eto, naglalagay lang ng hollow blocks. Eto lang ang trabaho ko. Pero tinanong yung pangalawa, ikaw ang ginagawa mo. Again, same thing that they're doing. Me? I'm not just putting these hollow blocks. Grabe, nag-ingles, no? I'm building God's church. My dear friends, the work that you have right now, we pray that you'll rediscover the meaning and the value and the impact of your work. Because we are using our work to bless not just God's people, but to bless God. Amen? Put both of your hands near your hearts and say this prayer after me. Lord, thank you for giving me the gift of work. I renew my commitment to use my work to build God's kingdom here on earth. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my life. Come on, let's give it a big hand. Everyone, take a deep breath. Inhale. Exhale. I want you to take your seats. Sabihin sa katabi, get ready for more. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a dog. But when I get up to you, I'll find a face that you did. Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight. Time is the hardest night, and I've been working my guitar. Welcome, the Beatles. Ito, epekto ng natatalo ang Cubs.
Welcome to the feast, the happiest place on earth, where we do crazy things because we love you. Sino ba talaga tayo? Ako, alam ko, ako si John. John Lemon. So ikaw? George. Tignan mo yan. Makanta ka, wala ka namang mic. Fake na fake ka. Hindi ko alam kung banda ka o nangangaruling ka. Oh, so kung ako si John, sino nga? Si George. Ah, Sir George Harrison. George Harrison Plaza. Ito madaya, hindi kailangan mag-wig. Sobra-sobra pa eh. Ikaw, Paul. Si Paul. Ah, Paul. Yan. Paul Makati. Paul Makati. So kung tayo yung Beatles, kulang ng isa. Mas mukha tayong F4 nito. Drummer. Si Ringo. Gringo. Saan yung drummer natin? Ba, ayun na. Ayos ah. Ba, hindi to Beatles, K-pop to eh. Chapstick. Sige, palakpakan na po natin. Brother JC, Brother Ayo, Brother Christian, thank you. I'll say it. Thank you. Can you clap our hands for the band? Thank you. The real sound behind that little skit and gig. And again, welcome to a brand new series, Workaholyc. We're just so excited to bring you this power-packed series that's practical and enlightening. Pero alam niyo, lahat ng ginagawa namin, laging kakabit yan eh. Yung kinanta namin, yung itsura namin. Kaya po ako yung nag-itsura ng ganun. Malalim po ang kahulugan nun. Pinakikita ko sa inyo yung itsura ko sa susunod kong pelikula. Ayan po itsura ko eh. Totoo po eh. Doktor yung papel ko eh. Ayaw nilang long hair na doktor, eh pag pinagupitan ako, aawayin sila asawa ko eh. Kaya tinignan sa monitor, pasado naman. Pero kilala niyo ka-eksena ko dyan? Yan, sila yun. Ayun. Comeback movie po ni Ariel Rivera at ni Jelly De Bilan. Abangan niyo po ang pagpapagupit ni Brother Alvin. Yan, so. But seriously, yung kinanta naming classic Beatles rock and roll song, I'm sure most of you know that. It's really about work. I've been looking up on songs na may kinalaman sa trabaho, hindi marami. And then this song by the Beatles popped up. And come to think of it, it's been a hard day's night and I've been working like a dog. In fact, that Hard Day's Night song is also the first title of their first film ever. And Time Magazine tells us that that film of the Beatles, that first film, is one of the best 100 films of all time. It was a breakthrough during that time. Pero nakakatuwa yung title na yun, A Hard Day's Night, bukod sa tungkol sa trabaho yon, and I've been working like a dog. Talagang tungkol sa trabaho yun na napagod sila. Sir Ringo Starr kasi sabi niya sa interview, they've been working all day, ginabi na sila. It's been night time. Kaya sabi ni John Lennon, that's a good title for a song, A Hard Day's Night. Yun yun. No? Eh, but you know, kwento-kwentuhan nila, pero sa atin, that's very common and reality yun eh. Talagang nagtatrabaho tayo, we're working like a dog, at minsan, o madalas, ginagabi na tayo sa ating pagtatrabaho. But hey, you know what? Brother Jason was right. Because God is interested in our work. You know, to some people, that might be shocking. Kasi sa maraming tao, pag sinabi mong Diyos, interesado ang Diyos sa'yo sa iyong relihiyo, sa iyong spiritual na buhay. Pag Linggo, saan ka nagsisimba, o gaano ka kadalas magpuri sa Panginoon. Pero pagkawang gawa mo, pero trabaho, second class act yan sa Diyos. But that's not true. That's not true because in the Bible, work earns a very sacred place in our spiritual life, in our overall life. In fact, God is a worker. Did you hear me? God is a worker. Alam niyo sa Biblia, ang akala ng marami, unang lumabas yung salitang work nung pinarusahan ng Diyos si Adan. Dahil nagkasala sila. Dahil dyan, nagkasala ka, magtatrabaho ka na. Bam, bam, bam. Kaya ang trabaho, parusa. That's also wrong. Because it's interesting where the word work came out first in the Bible. It's in Genesis chapter 2, verse 2. Chapter 2 pa lang. And you're very familiar with this. Let me read. By the seventh day, God had finished the work He had been doing. Did you hear that right? God was working.
And on the seventh day, he rested. Babalikan ko yan mamaya. From all his work. So nagtrabaho po tayo. At nagtrabaho ang Diyos. Kaya tuwing tayo ay nagtatrabaho, tayo ay gumagawa, tayo naghahanap buhay, tayo nagninegosyo, tayo empleyado, tayo may volunteer work or professional work, we reflect our God who's a worker. We work because that's our God identity. Of course, our identity is we are God's children. And because we are God's children, we love. Diyan ko tatapusin mamaya yan eh. But how do we love most of the time? How? By working. By working. According to Father Mike Schmidt, Genesis, the first book of the Bible, tells us that God designed us for three things. How many? We were created for labor, for leisure, and for love. And they are all interconnected. Let's talk about the first one. We're created to work. We're created to labor. In fact, yung pangalawang beses lumabas ang salita na work sa Biblia ay sa Genesis 2:15, pagkatapos na binasa ko kanina, a few verses after, let me read. The Lord God took the man, tao na ito, si Adan, as we know it, and put him in the Garden of Eden. To what? To work it! And take care of it. Again, marami sa atin, ang kaisipan natin sa paraiso, sa Garden of Eden, ay pahiga-higa lang si Adan. Wala siyang gagawin. Busog siya palagi. Totoo naman, dahil nando doon ang mga prutas, ang kailangan niyang kainin, gulay, hindi ko alam kung anong menu sa Garden of Eden, pero nakahanda na sa kanya lahat. Pero well, hindi naman siya si Juan Tamad na hihiga lang at babagsak yung bayabas sa kanyang bibig. Kahit na nasa puno yon, anong gagawin niya doon para kainin? Pipitasin niya yun. At kung mataas yun, aakyat siguro siya. At kung yun ay may balat, babalatan niya yun. Lalo na kung buko yun, paano pati balat? No? So, anong ginagawa niya doon? He's acting. He's working on it. At kahit doon sa garden, abay, aalagaan niya yun. Siyempre, baka may mga kainin ng mga hayop dahil halo-halo sila doon yung mga halaman. So, pinoprotektahan. If you work in a garden, if you're a gardener o kahit may paso ka lang sa bahay, you know that gardening is hard work. No? Binubungkal mo, dinidiligan mo, inaalagaan mo, and umpisang lumabas para sa tao ang work, marangal. Bago pa siya magkasala, binigyan niya siya ng trabaho, ng gagawin ng Diyos. That's why work is such a dignified thing. It declares the glory of God. Ipinakikita natin tuwing tayo ay gumagawa sa ating mga kamay o anumang uyang gawain, ang kadakilaan ng Diyos. And I don't care what job you do, what work you do, any kind of work, done well, done honestly, will declare God's goodness. Kung ikaw ay karpintero, kung ikaw ay arkitekto, kung ikaw ay musikero or artist, you are declaring the beauty that God created. Hina-highlight mo yun eh. If you're a sales lady, if you're a call center agent, if you're a delivery boy, you talk to people and you declare the kindness of God. You declare the service of God. If you're an accountant, no, technical jobs or technical careers, an engineer, a computer programmer, you declare God's excellence, God's accuracy, God's order. If you're a teacher, if you're a counselor, if you're a manager, and you help others be great, put out the best in people, then you're declaring the glory of God in others. Alam niyo, ito, magpapasok ka na. At lagi ko sinasabi sa mga bata, para mas lumalim ang pagtingin nila sa mga teachers nila, ito lagi ko sinasabi. Alam niyo, si Lord ang gustong magturo sa inyo. Naniniwala kayo doon? Gustong-gusto ng Diyos siya ang magturo sa atin. Kahit na science, o math, o mape. Gusto ng Diyos siya nagtuturo. Ang totoo nun, ang Diyos talaga nagtuturo sa iyo. Dahil galing sa Kanya ang lahat ng kaalaman. Amen? Kaya lang, pag pumasok ang mga estudyante, mga anak mo, sa classroom, at ang Diyos talaga, good morning class, I'm God. I'm your teacher in mape. Baka magsigawan siya. Di ba? Magulat. Pag-uwi, sino ang teacher mo? Ang Diyos po. Anak ha? Panikalukuhan niya. Mapapraning tayo. Kaya anong ginawa ng Diyos? Tanong niyo ano? He created teachers.
so that He can teach you through the teachers. Are you getting me? Gusto ng Diyos, pagalingin ka niya. Pinagagaling ka niya diretso, madalas. Pero paminsan-minsan, o mas madalas, pinagagaling ka niya sa pamamagitan ng mga doktor. Gusto ng Diyos, paglingkuran ka. Gusto ng Diyos, kantahan ka. Gusto ng Diyos, ipagtanggol ka. Gusto ng Diyos, gawin niya ang bahay mo. Pero hindi sa personal nagagawa nun, dahil baka that might be too much for you. Papadala siya ng artist, papadala siya ng carpintero, magpapadala siya ng accountant, papadala siya ng abogado. And through the things that we do, we cooperate with God's work. At uulitin ko, kahit ano trabaho mo, kaya huwag na huwag mo idadagdag yung lang. Ako po, walang trabaho, kaya hindi ako nakaka-relate dyan. Bakit? Ano ka? Housewife lang po ako. Ho? Lang? Nako! Alam natin lahat na yung pagiging full-time mother is probably the noblest work in the world. Lalo na yan, bigyan mo panay overtime yan. Walang Linggo, walang Sabado, tas walang benefits, walang SSS, walang pag-ibig, di ba? Kaya titignan nyo, ha? Hindi lang trabaho itong profesional. Ang pinag-uusapan din natin ay gawain kahit anong likha ng iyong kamay. Ha? Kaya walang lang. Carpintero lang? De, carpintero ka. Volunteer worker lang? De, volunteer worker ka. Walang lang. Paano kung tikba? Diba? Kita nyo? Kaya yung ating mga volunteer, volunteer sa feast. Tuwing Linggo, nandito yung mga yan. Huwag mo sabihin, hindi sila nagtatrabaho, pero walang sweldo. But that is such noble work, that is such sacred work. In fact, we are softly celebrating the 8th year of the feast here at PICC. Hindi na natin masyadong pinalaki. Naisip na lang namin ni Brother Bo, kung ano, 8 years. Of course, yung feast, 20 years plus na yan, galing pa sa Camp Aguinaldo. Pero dito po, 8 years. Pero ano ibig sabihin nun? May mga naglilingkod dyan, ushers, greeters, security, medical team, banda, choir, singers. 8 years nang kumakanta, tumutugtog, naglilingkod, walang bayad. Pero dahil sa kanilang gawa at likha, at pagsiservisyo, tayong lahat. Andi dito ba yung mga servants? Tayo nga po kayo, kaway nga po kayo, palakpakan natin sila. Grabe, oh, yung mga nasa technical booth. Oh, yung mga, huwag niyo sabihin nga, dahil walang sweldo. Minsan kasi, ang halaga ng trabaho, kinakabit natin sa halaga ng sweldo. Hindi ba? Pag malaki yung sweldo, mahalaga yung trabaho. Pag maliit yung sweldo, walang kwentang trabaho. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Because all human work is equal. Every person is imago Dei. Kaya sagrado ang trabaho dahil ikaw, sagrado ka eh. Anak ka ng Diyos eh. And then you sanctify the work when you start doing it. We are God's hands in the world. Uulitin ko, pinapakain ka ng Diyos, tinuturuan ka ng Diyos, pinagagaling ka ng Diyos, pero sa pamamagitan ng kamay ng iba, sa pamamagitan ng iyong kamay. Kaya God's fingerprints are all over your work. Well, sabihin nila, so pantay-pantay talaga lahat, kahit tamad siya, ako masipag, dun lang siguro magkakadiferensya. Dun lang. Kasi ang Diyos, binibigyan niya tayo ng pantay-pantay na pagkakataon magtrabaho. Pero yung iba, aminin natin, sinasayang yung trabaho. Binigyan ng pagkakataon magtrabaho, bukod sa, kaya I don't care whether you're a manager. But if you do a sloppy job, mabuti pa yung nagtitinda sa palengke, pero binibigyan niya ang kanyang lahat. Nagkakaroon ng higit na karangalan ang trabaho. Lalo na yung police, when you give 200%, can you say that? 200%. Doon mo ginoglorify yung work eh. Yung police na nagta-traffic, ako, sumikat itong police na ito worldwide, dahil hindi naman niya kailangan gawin ito, pero dahil siguro gusto niya ibigay 200% of his work, ganito siya mag-traffic. Napanood niyo na siguro ito, pero tingnan niyo siya.
nang tapusin hanggang dulo, makita niyo yung chorus kung paano siyang nagmumunwalk pa, grabe. At kita mo, pag ang isang tao ginagawa niyang buong pagmamahal at kahusayan ng kanyang trabaho, nakakahawa eh. Nakakangiti, kaya kahit traffic, magreklamo ka, oh, traffic na naman, pero yung pulis na nagtatraffic, sinasayawan ka ng Michael Jackson. Di ba? Parang gumagaan ang traffic. O lalong nagtatraffic kasi nanonood na lahat eh, busina. But you know, this is, hindi ako nagbibiro, world-renowned yung pulis na yan, na-feature na siya sa mga worldwide news, yung isang international news anchor, pumunta pa dito, in-interview siya, tapos tinanong bakit niya ginagawa yun, hindi naman niya kailangan gawin. Ang sabi niya, I love my work so much and I've been doing this for many years. And because of that, you know, it shows us the added value that we can give to our work. Ito, isa pa, pakita ko sa inyo. Sa India, alam niyo, gusto magpagupit ng mga tao. Pero hindi dahil sa gupit, dahil sa gagawin sa iyo pagkatapos kang gupitan. Panoodin niyo ito. Palakpakan natin. Sa Pilipinas siya, ang tawag dyan, tanggal ulo masahe. Pero grabe, no? Kahit wala kang papagupit, magpapagupit ka sa... Did you see the precision, the passion? At alam na siguro kinukunan siya, napaka-proud niya, di ba? Pak, di ba? Talagang... He loves his work so much and surprisingly, halos lahat ng mga barbero doon, yan ang kanilang... dyan sila kilala. The after... after work service, I don't know what they call that, the extra service that they give. Alam niyo, marami nagsasabi talaga, mahirap ang trabaho. Mahirap magtrabaho. Pero sabi ni Confucius, choose a job that you love and you will never have to work a day in your life. Kung mahal mo ang trabaho mo, it's playing. It's you know, it's honey. It's eating peanuts. Ako lang po, naku, ang dami kong ginagawa. Bukod sa part-time artista na ako, trabaho din yun. No? Eh, nung linggo, eh, nagsimula na naman yung isa kong gawain. Eh, sana'y nanood kayo. Alas 5 ng madaling araw, nagsimula na po yung kape at salita sa DCMM, kapamilya. Kasama si Brother Bo Sanchez, si Risa Simpson Caupeng, si Randy Borromeo, maraming mga nagsabi sa amin, nanood kami, pero maraming nagsabi, ang hirap naman yung Brother Alvin, alas 5, mahirap sa'yo, gigising ka, isipin mo kami. Alas 3 pa lang, may bituin pa lang, gising na ako eh. Kasi alas 4 yung call time, no? But you know what? Hindi namin naramdaman na kami puyat o madaling araw nila Brother Bo, tawanan kami. Why? Ask me why. Because this is not work to us. This is sheer enjoyment. This is an extension of our ministry, which is an extension of our life. And as if my schedule and work is not crazy enough already,
Nagdagdag pa ako ng gawain ko this school year. I'm back to the classroom. Magtuturo uli ako after 18 years of being an 18-year classroom teacher. No? After 18 years of pahinga, bumalik ako magiging philosophy teacher or values education teacher ng senior high school. No, I'm a shadow teacher so that I have more or less a flexible schedule. But ang daming tatanong sa akin, magtuturo ka pa? Sabi ko, but I enjoy doing this. I love doing this. It's at work. It's simply living my life. Kaya lang babalansin natin, ha? I might be, you know, pushing you to the limit na trabaho, trabaho, trabaho. Totoo, napaka marangal ng trabaho. Pero tandaan niyo yung binasa ko, sabi ni Father Smith, to labor, but also to leisure. Oh, kung ako, kahapon lang, gabi yung ginawa ko. DCMM ako sa umaga, meeting akong halos buong magatanghali, takbo ka sa Jewels Conference. By the way, congratulations sa mga nag-Jewels Conference. Palakpakan nga natin, it's a fantastic event for women. Tapos sa gabi, pagdating ko, nag-prepare pa ako ng talk, kaya sabi nila, Alvin, oo, bilib na kami, mamasipag ka na, ginagawa ng lahat, pero baka mamatay ka naman yan sa dami mo. Ah, ang hindi ko po madalas sinasabi, ang sikreto ko, pag busy yung Sunday ko, yung Saturday ko, popondo na ako ng tulog. Popondo na ako ng pahinga. Ang di nila nakita nung Biyernes, buong hapon tulog ako, magising lang ako para tumakbo ng treadmill, ng 30 minutes exercise, tas tulog na naman. So anong ginagawa ko? Binabalansi ko ng rest. Because the second goal that Father Schmitz told us is that we're also created to leisure, to rest. Let me read again Genesis 2:2. What did it say there? By the seventh day, God had finished the work He had been doing. Trabaho siya. But on the seventh day, He rested. Nagpahinga ang Diyos from all His work. But you know, Bible scholars will tell you that this is not literal. Kailangan ba magpahinga ng Diyos? Napapagod ba siya? Kailangan ba talaga magtrabaho ng Diyos on day 1, day 2, day 3? It may not literally have happened, but God is teaching us something very important in this story. That we need to work and we need to rest. Eh? Sobrang trabaho, masama. Pero sobra din pahinga, mas masama din. Ha? Pahinga ka naman pahinga, para sa ka nagpapahinga. Papahinga ka lang pag napagod ka. Ano, papahinga ka? Ba't ka napapahinga? Pagod kasi ako sa kakapahinga eh. Diba? Alam niyo yung mga may nagbabakasyon, bakasyon ng isang buwan, pag-uwi, pahinga ako. Nagagaling mo lang bakasyon, pahinga. Pagod ako sa pahinga ko eh. Diba ganun yun? Huh? But this is something that will shock you. God is glad and happy and proud of you when you work. But God is loving you equally when you rest. Hindi humihinto ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, ha? Kasi yung iba nakukonsyensya. Naku, nagpapahinga ako. Dapat hindi. Lagi ako nagtatrabaho. Sabi ni Brother Alvin, God is a worker. Dapat nang, baka, no. God wants you to take care of yourself. In fact, remember that you work to live, not live to work. Ha? And know that when you rest, you are actually professing your trust in the Lord. Rest and trust are inseparable. Di ba lagi ko sinasabi, kaya may araw at may gabi? Para sa araw, gawin mo ang dapat mong gawin. Sa gabi, matulog ka na at bahala na ang Diyos sa mga bagay na hindi mo nagawa. Kaya yan yung do your best, earn your rest, and God will do the rest. Amen? Huh? Oh yes, clap your hands if you want to. Kaya nakakapagod ang trabaho. Kasi iniisip natin, salo natin lahat. Ginagawa, a lot of people work not as an act of worship because that's a big message that we have now. Work can be worship. But no, to many people, work is an act of worry. Ay, pag di kasi ako talaga nagtrabaho ng sagad-sagad, di ba, hindi ako kumain, hindi ko mabayaran ang utang ko, hindi ako masenso, maunahan ako ng competition ko. That kind of work may not bless you. That kind of work might kill you. Kaya dapat alam mo kung hanggang saan gagawin mo ang sayo at hanggaan sa Diyos na. In fact, come to think of it, ha? Kahit hindi ka nagtatrabaho, kahit hindi ka pa nagtatrabaho, binubuhay ka na ng Diyos. Eh, nung pinanganak ka lang, ano ginawa mo? Lumabas ka lang sa nanay mo. Eh. But it was your mother who labored for you, literally. At kahit ngayon, marami kang tinatamasa na hindi mo naman trinabaho. Oh, pagising mo, may araw.
Ikaw ba nagpasikat niyan? Pagising mo, itaas ko na araw, gising na ako. Walang ginawa dyan. Walang contribution dyan. Yung hangin. Ha? Baon-baon mo ba yan? Uy, kulang na hangin. Oh, hangin ulit. Ang dami kang tinatamasa na wala kang ginawa, kapatid, ha? Diyos ang nagbigay. Ibang tao nagtrabaho. Nanay mo, tatay mo, ha? Pero kailangan kang magtrabaho. Magandang paradigm yan, eh. To cooperate on what God has blessed you. Did you get that? Kasi on the other hand, pag inisip mo, lahat ng natatamasa mo dahil sa'yo, delikado yan. Yayabang ka, kapatid. At dyan magsisimulang makalimutan mo o maging irrelevant ang Diyos. Kaya ako masenso, magaling ako. Kaya ako masenso, masipag ako. Ha? Kaya ako yumaman sa kakayanan ko ito. Delikado yan. Ha? Kasi kapatid, tandaan mo, kalahati yung sa'yo. Ang mas marami dyan, ang Diyos. So when we work, you're actually cooperating to God's blessings for you. In fact, Deuteronomy 28:12 says that, ang ganda. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on our land in season, and to bless all the work of your hands. So sino na una? Ang Diyos. Binuksan niya na ang langit para bigyan ka ng biyaya. Ngayon, ikaw na ngayon ang magpapalago nun. Ikaw na ngayon ang tatanggap nun. Ikaw na ngayon ang magpapalawig nun. Diyan nagkakadiferensyahan. Kasi binibigyan tayo lahat ng Diyos, halimbawa ng binhi. Seeds. Pantay-pantay. O, nasa iba na yun. Kung itatanim yun, yung iba, seeds, kinain lahat. Ha? Yung iba, tinanim. Iba, diniligan, pinalago. But God gave us equally opportunity to be abundant and to live. Kaya nga, ang dasal natin, ganito. Lord, I thank you that even while I rest, kahit ako natutulog, you're preparing my blessings for the next day. Ha? Kaya sa St. Joseph, yung image yung natutulog, ay kahit si Pope Francis, paborito yan. Nakita niyo na yung sleeping Joseph? Ay, hindi yan yung Old Testament, Joseph the Dreamer. Ito si Joseph, foster father of Jesus. Sikat yung kanyang sleeping Joseph. But for some reasons, hindi pa rin siya tinatawag na sleeping Joseph. Eh. Hindi. Mas kilala kasi natin siya as Joseph the Worker. In fact, trabaho ng trabaho bilang karpintero sa San Jose dahil binubuhay niya si Maria at ang batang si Jesus. At siya ang nagturo kay Jesus na magtrabaho. Oh yes! Nagtrabaho si Jesus! Ano palagay niyo? Between 13 years old, nung nawala sa Biblia hanggang 30 years old, ano ginawa niya? Abay, nabuhay siya tulad natin. Kasama na ang pagtatrabaho at binigyan ng dangal ang trabaho. Pero balik mo kay Jose. Kita nyo, kaya ka nakakatulog ng mapayapa ay dahil nagtrabaho ka ng mahusay. Gets nyo? Kaya ka hindi siguro makatulog dahil feeling mo, wala kang gitna. Ha? Kung ikaw nag-review, may exam ka bukas, makakatulog ka ng mapayapa. Eh. Bahala na si Lord paalala yung review mo o lumabas sa exam yung review mo. Pero kung hindi ako mag-review, bakit? Bahala si Lord. Ako, mabangungutin ka niya, kapatid. Kaya ang ganda, oh. Trabaho ka, pero alam mo kung hanggang saan lang, tulog ka ng mapayapa. Tapos si Lord na ang magpupuno ng lahat. Amen? Ha? Pero yung pangatlo, yan ang magdudugtong dun sa dalawa. Magkakaroon naman ng kahulugan at kabuluhan ang ating trabaho at pahinga dahil tayo nagmamahal. Because in the end, we're created to love. Ha? The purpose of labor and leisure is love. Kaya pag ikaw, minsan, nagreklamo ka sa trabaho mo, lahat naman tayo, napapagod. Pero yung buong trabaho mo, parusa na at reklamo na, may diferensya na yun eh. Baka nawala na yung pagmamahal. Dun sa ginagawa mo at dun sa mga pinaggagawan mo ng trabaho mo. Kahit yung pahinga eh. May mga tao nagpapahinga but they're never rested. Natulog pero pagising, pagod na pagod pa rin. Sometimes you experience that, di ba? Natulog ka pero parang mas napagod ka pa kaysa nung gising ka. Somehow, there's some disturbance there. And in the Bible, kung tutuloy mo yung kwento ng trabaho kay Adan, yan yung nangyari. Bakit na-distort yung trabaho? Sin distorted it. Genesis 3:17. Doon nagsimulang parusa yung trabaho. Because of what you have done, the ground will be under a curse. You will have to work hard all your life to make it produce enough food for you. It will produce weeds and thorns, and you will have to eat wild plants. Yan ang ginagawa kapag hindi tayo sumunod sa Diyos. We know that God, that Adam and Eve disobeyed. Kaya imbis na mabless sila ng trabaho, naging curse. Kaya ang demonyo,
Yan ang palagi niyang ginagawa eh. Ihiwala yung labor and leisure from love. Kaya yung recreation ngayon, hindi na siya resting. Tingnan niyo, hindi ko naman nilalahat, pero na-addict sa computer. Computer games. Nakapahinga ba kayo talaga, no? Eh, pagkatapos nun, lalo ka lang pagod, di ba? Kaya yung anak ko mismo, pinahinto ko ng masyadong nag-iPad. Eh, nagsasalita habang natutulog eh. Parang feeling ko, naglalaro pa din ng Minecraft, no? Hindi siya rest. It doesn't give rest. Kaya, idikit natin yung labor and leisure with love, buong-buo tayo. Why? Because it is through work that God blesses us and gives us the means to bless others too. Understand that very well. Sa pamamagitan ng likha ng ating kamay, ng ating trabaho, ng ating hanap buhay, ng ating paglilingkod, nabe-bless tayo ni Lord ng pagkakakitaan, ng at the same time, ng kabuhayan. And at the same time sa ginagawa mo, nakakalagay ka ng pagkain sa hapag para sa iyong pamilya. Babayaran kuryente, pambayad sa tuition. Ang galing, no? By your work, you are blessed by God and you bless others. So that in the end, work is not just a means of living. Work above all is a means of loving. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka lang worker. Lover ka pa. Tumayo tayo lang. Before we literally turn our work into worship, as we worship again the Lord, kwento ko itong laging kinikwento ko sa inyo. Kasi sa Pilipino, talagang ang hanap buhay, ang trabaho, pagmamahal eh. Literal. Sa ibang bansa, hindi palaging ganyan. Sa ibang bansa, yun nga, sabi ko, pag nahiwalay yung leisure sa love, may iba eh. May mga bansa, o may mga lahi, o may mga ugali na ang career ang mahalaga. Ayaw magkaanak. Bakit? Istorbo sa trabaho. Ayaw magkapamilya, bakit? Masisira ang career. Nalimutan natin, kaya tayo magtatrabaho, kaya tayo kikita, kaya kabuhayan, it's to share and to love. Sa Pilipino, kitang-kita mo yan. Lalong-lalo na sa ating mga OFWs. Ba nakwento ko sa inyo, lagi ako nag-a-abroad o may mga kamag-anak tayong nag-a-abroad tulad ng nakwento natin ng OFW series. Diba yung paborito kong pinsan, naging seaman siya. Tapos, isang linggo, nasa Mexico. Yeah? Another isang linggo, nasa Canada. Isang linggo, biglang nasa Europe. Proud ako sa'yo. Ah, sarap ng buhay ko, Kuya Alvin. Sabi niya, tatawagan kami overseas. Pero alam niya, mga tatlong buwan lang yung excitement niya. Kasi after 3 months, kamusta? Kamusta ka na? Nasa ka naman ngayon? Ay, Japan naman kami ngayon. Talaga? Tapos, tanak kami Australia. Uy, saya buhay mo, ha? Pero ba't parang malungkot ka? Manong sagot niya sa akin, alala. Hindi ko sinabi siya, Kuya Alvin, panay pier lang naman yung pinupuntahan namin. Dadaong lang yung barko, bababa namin yung mga cargo, Japan. Alis na tayo. Ganun yun. Ah, ganun ba? Sabi ko, akala ko pasyal-pasyal kayo. Hindi, madalang mangyari yun. Eh, saan ka madalas? Dagat. Minsan, buwan daw sila, dagat. Dagat. Buti na lang, minsan, dolphin! Dagat na naman. Makakabaliw daw. Ay, ganyan din ang kwento ng tita ko. Ay, yung sister-in-law ko pala. 20 plus years ang buhay niya, nurse sa Oman, bahay, ospital. Ano lagi nakikita niya? Buhangin. 20 years, buhangin. Buti na lang, minsan, may camel! Buhangin. Kahit yung mga nasa snow, di ba, napaka-romantic niya, gusto natin, ay, snow, diba? Dancing through the snow. Sabi ko sa inyo, nasa Germany ako, unang pumatak yung snow sa mukha ko, eh, ganda nga, snow! 5 minutes na. Pagkatapos nun, snow. But dahil sa bahay, sinabi, ganito pala dito yan. Totoo. Eh ako, pumunta, turista pa ako. Paano yung dun, nung tatrabaho taon? Ano ni tatay, natatawag, Noche Buena, tapos sa kanya, snow. Tapos madidinig yung tugtog, I'll be home for Christmas. Ay, mga anak niya, Daddy, ay, salamat sa sapatos. Ano ba? Ang saya pa kanya. Ay, saya namin, kompleto kami, Daddy, ikaw. Okay. Hirap nun, ha? Hirap yun. May mga kamag-anak kayo, kayo mismo, OFW, hindi madali yun. Kaya pagkausap ko sila, eh, ba't kayo nagtsatsa kaya? Uwi na kayo! Napakamatay kayo sa lungkot dyan, uwi na! Ito sagot nila sa akin, papakilabot sa akin palagi.
hindi pa namin kaya umuwi, Brother Alvin, Kuya Alvin. Kasi hindi na snow, o hindi na dagat, o hindi na buhangin na nakikita namin. Ang nakikita ko, yung anak ko gagraduate na ng college. Pero may isang anak pa akong high school, kailangan pang magtapos. Yung nakikita ko, yung bahay ng nanay ko, kasi isang anay na lang ang paper mo, babagsak na. Pinagagawa ko para kay mama. Eh kasi, Kuya Alvin, ako nagpapaaral sa mga kapatid ko, matanda na si mama at si papa. They work because they love. Pero ang mabuting balita ay hindi tayo kailangan lahat mag-OFW para magmahal. Bagamat mga dakila talaga ang ating mga bayani yan. Pero tayong nandito na nagtatrabaho are no different. Tayo din eh. Wala man dagat dito, walang buhangin. Ano meron tayo? Traffic, 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 traffic. Uy, may sasayaw na police. Traffic, traffic, traffic. Diba? But how many times have we caught ourselves? Kahit ako eh. Trabaho ng trabaho, mapagod lang ako. Wala matitira sa akin. Pupunta ng Bralco, pupunta sa Nawasa, pupunta sa Twisted Fee, may Bombay pang ng 5-6, wala gano'n. Ay, baka may Bombay dito na. Ha? Pagod. Hindi naman po lahat, hindi lahat. Yung iba nagmamasahe. Minsan, you find yourself, pagod na ako, ayoko na! Ayoko na! Pagod na ako! Sabi mo lang yan, bukas, trabaho ka na naman. Woo! Bakit? Ayaw natin huminto magtrabaho? Bakit? Tanong nyo sa akin, bakit? Hindi natin kayang huminto magmahal. Dahil nakakabit ang trabaho natin sa pagmamahal. And that's where our work becomes our worship. When we use it to love more. Come, let's worship the Lord. Come, let's continue to love. Let's continue to be in the presence of a loving King.
triumph in sickness or strength, in end and beginning, you will never fail. In drought or abundance, in loss or in gain, in seasons of waiting, you will never. Come on, shout it out! Sickness or strength, symbol of lifting up the dreams that God has planted in your hearts, or simply lift up your hands and believe that God doesn't stop working in you and through you and for you in your areas of health, in your family life, in your business, in your jobs, in your careers, in your spiritual life. And God is glad and happy that you cooperate in His work, so that in God's perfect time and in God's perfect way, our dreams will come true to love more. In Jesus' name, we pray. In triumph or triumph, in sickness or strength, in death and begin, you will never fail. Tell her God is working in you.
God is working through you. God is working for you. Hallelujah. Amen. Brother JC. Come on, if you're blessed, let's give her the big hand. Palapakan natin siya. That's just talk one. Wow. Next Sunday will be talk two. If you don't want to miss it, it will be on significance. And again, I want you to look around you. Look around you. Brother Alvin, we're almost filled up dito sa baba. Yeah. Ang kailangan na natin punuin, yung nasa taas. Hallelujah. Palapakan natin. Thank you so much for those of you who are there as well. So, this series, again, we want to encourage you, bring one, bless one. That's really our goal. Na we fill this place so that more and more people will be blessed. Amen? Alam mo kung kailan pwedeng mapunuin, Brother JC? Sa July 29. Anong meron sa July 29? Abangan niyo po ito, ha? Hindi pa namin kukumpletuhin. Pero may niluluto po tayong 1T. The Feast Bay Area Concert of all the builders here at the Plenary Amen. Hall. Woo-hoo! Starting with Brother Bo down to all the builders of our district. July 29, save the date, and we'll let you know more of the details of coming Sundays. Meanwhile, there's also a K5 concert, I'm one of them, in Bellevue, Alabang on June 24, and concert tickets will be available on Sunday. You might want to support that too if you're around the area. Amen. And at the same time as well, all the first-timers, raise your hands. Right after the feast, the song, we'll have our kahadal here. We want to give you a special gift. And all the servants who sign up during our ministry fair, save the date as well, June 17th. We will have our new servants orientation. That will be in the morning. We'll give you the details next Sunday. And Brother Alvin, kung kayo po, concerts, ako naman po, I want to invite you to this event with my friends. The title is Break Free. How to develop or create your passion project while you have your 9-to-5 job. And this will be June 12, holiday po yan, 1-to-6, Quezon City area. If you want to reserve your slot, no, we want you to email us at projectcurrentzone@gmail.com. Kung sakali pong you want more information, nandiyan po sa likod ng inyong bulletin for this particular event. And we really want to add value to you as you break free. Sabihin sa katabi, let's break free. Ayan. It's an exciting June dito pa rin sa Feast Bay area. See you on Sunday for Talk 2 kung saan mayroong magandang mangyayari sa'yo. God bless you. Spirit, as it was in the beginning, is not ever, shall be. World without end. And everybody shout it out. Amen. God bless you. See you next.